Eh, di gold eh. Ah, nag-pudge, pare. TNC pudge. So, pudge Rubik support to. Pudge teams, no? Pudge teams, pare. Pudge teams. So, maganda to. Something to look forward. Mga tropa, 5th pa ng Maxwell, inaantay natin. Yung mid-hero ni Cuckoo. Available pa yung Timberso. Available pa yung Storm Spirit. Pati yung Puck. Tsaka Invoker, kung gusto nila, mga tropa. Eto na yung 5th ban ng Chinese team, inaantay natin. Razor. Yung 5th ban dito ng Max Y. Sa kabila, hard carry, Juggernaut. Pero merong kagat kasi. Weaver. Ayan, nabina na pala yung Weaver. Pang kontra sa LS talaga, Weaver, pare. Okay, kaya magandang ban yan. So, Juggernaut is Venn. Sino bang pwedeng hard carry? Slark. Eh, yung tatlo na pwedeng pagpilian, mga tropa. Aabangan natin yan for Max Y kung anong gusto nila kukunin, mga tropa. Okay? Inaantay pa rin natin. Steady. Ah. Gusto ko po more than a steady gold tip shirt. Pare sa Facebook page. Nasagot mo na? Download ng ano. Nasa inyo na rin. Okay. So, yung tropa natin dito. Sila paring Axel tsaka Lord. Double Ace. Nandyan mga tropa. Juggernaut ang pumili. TNC 5th ban nila. Terror Blade. Ayaw nila maulit yung nangyari kanina. Kaya ito. Better ban it mga tropa. Pero may bagong plano rito yung Max Y. Or sa hard carry mga tropa. So, maganda ito, mga chong. Magandang i-anticipate ito. Let's see kung paano yung kahihinatnan ng picks ng Maxi. Pero sobrang interesting nito mga tropa. Okay? Kaya TNC naman, yung Team Spudge, aabangan din natin yan. Offlane Sam H. Lardar. So, naglalaki ng Heroes Both Team. Shoutout sa lahat na nanonood dyan mga tropa. Steady Golteb, mga chong. Meron na tayong draft dito. S1 Lycos talo, no? Talo yung S1 Lycos. Talo daw yung S1 Lycos nung game number 1. Yung game number 2 lamang Alliance. Nag-Vengeful Carry si Loda. Okay, Vengeful Carry tsaka SF. Ayun yung ginawa nila. Parang TNC pero carry yung Vengeful. Eto na, naglalaki ng Heroes Both Teams. Mga chong, and we will now go straight to the game. Inaantay natin yan mga chong. Eto na. So, in-game na tayo ngayon. Game number 2 ng ating TNC versus Max Y. Game number 1 nakuha na ng Chinese team. Mga tropa, okay? Or sa pick. So, pause daw muna rito for TNC Cuckoo on Juggernaut. And then, and Cuckoo Juggernaut. Tapos Rubik. Rubik ni Rio. Sam H. Lardar. Eto namang lifestealer ni Raven. And then Pudge. Ni tropang teams, nagtitipi na kagad siya dyan. So, sa kabila naman, Dazzle dito ng HY, and then Earth Spirit ni Sugar Baby, Templar Assassin ni Drug, Mo'ol offlane Sand King, tapos si Chalice yung Terror Blade kanina. This time, Ursa naman siya mga tropa. So, second game natin, tuloy-tuloy tayo. Nasa Lazada ba yung shirt? Pare, wala. Wala sa Lazada to, min, sa atin lang talaga. Prince Glian, shoutout sa'yo. Boom chakalak daw, alo. After po nito, may game pa ba ang Filipino teams? Meron pa. TNC versus Infamous. And then, meron ding Happy Feet versus RRQ. Pero, I doubt na mako-cover ko yun given meron tayong appointment ngayon, mga chong. Yun lang. Kalungkutan Gaming. Mabati ko yan dito sa New Zealand. From BBYRO. Shoutout sa'yo, pare. Bibiro. Bibinibiro cha. Bibiro lang, okay? So, makakabawi pa yung TNC? That's the question. Rolling Boulder sa Slardar, pero nakaiwas na. They would like to take itong Bounty Rune. So, nakapwesto na yung TA rito. Nakapwesto na yung Ursa rito. Tatlo lang yan ang haharas sa kanila mga tropa. Pero alam ng Max Y na delikado mga chong, kaya out na. And ibibigay na sa TNC itong Bounty Rune dito malapit sa Secret Shop. Fifteen seconds. And they'll be getting this bounty rune already, mga chong. Cuckoo, getting this bounty rune na. And then bot lane naman. Ayan, si Lifestealer. Steady Golden lang kayo dyan, mga chong. And then, etong Team Spudge nga, na Scorching Talon. Ang kuya mo rito. Walang DC hook, pero may Scorching Talon. O, baka si Twitch Pimay, pare. Okay? Happy Feet, it's Jesse Vash.
Ben Hur, AU, Pason, pati si JJ Garan. Ayun yung Happy Fita lineup, mga tropa. They will go up against sa RRQ mamaya. 4-0 sila ngayon. Doon sa ating Pro Dota Cup, tinalo nila yung NTT Esports, pati yung isang team which is yung See You Again, yung Australian team, okay? So, dual, try lane, bot lane dito. Sun King, together with the Earth Spirit and Imbaro Strike. Nakapag-heal pa, first blood yata si Raven, pero hindi, ang gandang lift by Rio. Hindi namatay yung Raven na lifestealer doon. Pero grabe yung combo na yun, ha? Rolling boulder in, may history lifestealer, tapos may Baro Strike, tapos heal bomb. So, makati yun, mga chong. So, that's what happened. And Max Y, eto. Gitna naman, it's going to be Juggernaut. Pati itong si Drag. And then top lane, Mamaan. Slardar versus Ursa. Mga chong. Sino po cameraman commented? Eh, di ako, pare. Ito na naman yung Snow. Diyos ko dahil Baro Strike. Pero may lift yung Rubik. Well played. On the side of Rio, si Raven dito. Nakapag-regen na. 7 yung tango niyan. Dami niyan. Mga tropa, para makapag-farm lang. And then gitna, ayan nga, si Kuku versus yung TA. Pa-shoutout yung OJT namin na under sa GF. Pangalan, Brian. Shoutout daw kay Brian. Yun lang, pero ito. Rolling boulder, walang nakakuha. Lift. Hang Mary and the Neo Nialo boss Nick. Just Wag Euro Kabeti, donate din, guys. Hello, wait, ko boom, chocolat, moha. Shoutout kay Prince Glian, pero ito, namatay. Yung patch dito, 1-for-1 yung nangyari doon. Earth Spirit, nahuli rin. And then kapalit niya yung patch dito ni Tims, okay? So, try lane ng Max Y sa bot lane. Grabe to. Mga tropa, pinapahirapan yung TNC. Tuloy-tuloy lang. Pabati naman dito sa Coronadal City from Aaron Alan Lim. Ayan yung Baratroom Lords natin, pre. Yung Lost Prince 1-2-3. Puro bara lang. Okay. Puro bara lang. Pag sumasalis namin, bara ng hero. Ito, lift. Kay Dazzle. Pero yun na yung counter initiation. Rolling boulder yung Baro Strike. Inaantin nila bago yung wave. Pero hindi. Top lane naman. Ito yung Pudge. Hook. Inaantay natin. Ah! Ayan na! Pigay mo na, pre! Ah! Teams! May DD yung Slardar, kaya kailangan mo na ibigay yan. May creeps na, mga chong. So, I think out na to. Aha, Pudge, teams. Inaantay pa rin natin yung hook niya rito. Hook at saka rat, pare, para mas low. Eto na! Eto na! Eto na! Ginaw na, mga tropa. Lalaban yung Ursa. Lalaban naman eh, sabi. Oh, di ba? Papalag naman. And then bot lane, Raven hindi na makapag-farm dito. Sino-zone out na siya nung try lane ng Max Y. And then rolling boulder, hindi tumama. Go-go ba sila? Eto na yung teams. Yung Pudge teams, mga tropa. Binan yung Meepo. O, binan ng Max Y yung Meepo. Baro Strike. And then yung heal, inaantay natin. Pero may rat dito. Eto yung boulder smash. Tinamaan yung lifestealer. Hook sa Pudge, mga tropa. Nakapag-mango siya. And then yung Grave, mababaro strike pa yung Pudge and he will fall. Ang gandang Grave on the side of Max Y. And then yung Mango na Sand King, well played on the side of the Chinese team, mga chong. Game number 2, lamang sila rito 2-1. And then yung gitna naman, Kuku. At saka itong TA, nagmamanuhan. Yung CS natin, dikit lang sila, 20-7 para sa TA, 19-9 naman para kay Juggernaut, okay? And then yung Ursa, 24-10 top lane. 9-1 etong Slardar, so hindi rin maganda on the side of TNC sa top lane. Slardar, parang discarte rito. Nandiyan na yung Pudge at saka si Yario. So bot lane, Raven kailangan makapag-farm dito. Zone out lang. Ayan na yung sprint ng Slardar. Inaantay natin kung magkoconnect ba yan. Zone out lang. Steady goal tab, mga chong. Ayan na yung hook. Ayan na yung hook. Ayan na yung hook. Ah, sa likod. Slithering crash, pero may TP na. Dalawa yan. Blade Fury. Boulder Smash. Tinamaan yung Pudge. Makunat itong TA. Hindi namatay. Rolling boulder in. Teams na naman yung namatay. Yung crush ng Slardar, pero still wala na silang damage dyan. So, teams will fall once again together with that heal netong Dazzle, pero bot lane, nag-iisa na yung Sun King dyan, kaya makakapag-farm na
yung Live Stealer. Barrow Strike papasok. Pero eto na yung Pudge, mga tropa rats. And hindi na kailangan ng hook kasi last hit, hindi pa nga nakakuha ng Live Stealer. Pero still, they were able to get that the Sun King. Well played then on the side of Raven. Top lane, Slardar. Eto, Sam H versus Chalice on Ursa. Meron na siya ritong face boots and then on the way para sa Helm Dominator niya, mga tropa. Okay? So, teams, kailangan mo daw pakitaan ng hook dito. Mamaya, steady gold lang kayo sa hook ni teams. Eto na yung Juggernaut. Ayan na yung hook! Ayan na yung hook! Ayan na yung hook! Sinabi na lang, mga tropa! And then yung refract dito, Blade Fury, natanggal kagad yung refract given yung rat ng Pudge. And then Omni Slash kinumit na. First hook, first kill on the side of Pudge. Hindi pala first hook yun kasi nag-hook siya sa baba kanina eh. Yung Sun King siya yung namatay. So well played on the side of teams together with Kuku getting that kill kay Templar Assassin bot lane. Okay? So Slardar ni Sam H. Nandito rin. Minamicro siya ng Ursa. Steady goal Teb, mga chong. Ayan na naman yung hook sa gitna. Pero eto yung Earth Spirit bumakap teams. Tumama sa kanya yung Boulder Smash. And then yung last hit nung TA. Yun lang, mga tropa. Kuku nandito pa rin. Andyan lo cellphone. Eto na Kuku, may healing word. Bot lane Pudge. Ayan na yung hook. Kanina ka pa, grave ka ng grave. And hindi na siya makaka-grave ngayon. Siya yung namatay. Shadow Priest Deadfall, mga tropa. So steady gold lang. 4-4 yung score natin. Kaya pa to. Steady maaga lang. Pero yung Ursa may farm. Blade Fury TP out by Juggernaut. Kaya stay put lang tayo dyan. Eto naman Life Stealer. We'll go for the next build. The armlet dito. So oh, steady. And yun natin steady gold lang. Sam H naman, magkaka-blink dagger na. Kita nyo naman yan. Diba? Pahimik lang, pero magkaka-blink dagger na. Eh naman yung inaantay nila. And then yung Pudge dito, meron ng boots tsaka windlace lang. Ito yung rotation ni Ryo. Nakita nyo yung Earth Spirit dito, mga tropa. Tatak-tatak lang on the side of Slardar. Sipa kay Rubik, pero may lift din siya. Wala na siya pang rolling boulder. May magic stick though. Kaya out na. So, paano discarte rito? Bote lang muna. Steady lang, mga chong. And then, Sun King bot lane versus Life Stealer dito ni Raven. Yung net worth natin, lamang yung Ursa tsaka TA, followed by Life Stealer, pati yung Juggernaut. Okay? Rubik ni Ryo. Eto. Oh. Tier 1 tower, top lane, kinukuha sa gitna, I mean sa baba. Yung Sun King na iwan, nag-iisa na naman. And nakuha siya rito ni Raven, pati ni Pudge. Sam H, may blink dagger na yan. 2,250 na yung pera niya. Ayan na nga yung blink dagger. Tapos sa gitna naman si Kuku on Juggernaut. Ring of Aquila pa lang, tsaka Poorman Shield at the moment. Pero aabangan natin yung item niyan. Raven naman bot lane, already malayo pa sa kanyang armlet, mga chong. Okay, yung Ursa naman meron ng Dominator. Next build niya is going to be Blink Dagger. Meron na siyang 300 gold dyan, mga tropa. Kaya steady gold tip lang kayo. Life Stealer ni Raven nandyan din. Pudge nag-aabang na naman ng kill. Templar Assassin dito ni Drug will go for the first build, Desolator. Pero malayo pa ang umaga. Okay, Blightstone pala yung item niya dyan. Kailangan pa niya ng 3-2. Kuku naman, nagfa-farm din. Asan yung Sun, yung Slardar. Yung initiation, inaantay natin sa baba, pero wala nagpapakita on the side of Max Y. So, 5-4 pa rin yung score natin. Lamang yung TNC ngayon. Pero let's see kung matutuloy-tuloy nila yan. Nagpa-farm pa rin yung Ursa rito. And possibly can go Roshan any moment soon. Ayan na yung Sun King, nagpakita na. Blink Crush ng Slardar. Ayan na nga, mga chong. And then na-open once yung hook, hindi tumama, pero still Raven getting that kill on the winning Earth Spirit. Pero nahuli yung backup nila, mga tropa. Sun King already went down.
sa bot lane. So, pangatlong death niya ba yan? Tama ba ako ron? Pangatlo na. 1-3 na yung Sand King. And then, eto na nga yung sinasabi natin. Lo. Ayan na yung Roshan. Kinukuha na rito. Pati etong si Templar Assassin. Top lane naman, nagpa-farm si Kuku. Sa gitna magkaka-actionan. Yung Slardar na may crush, tsaka Blink. Eto, nag-aabang na. Kasama si Raven Infest. On the way na, I think. May armlet na rin yung Lifestealer dito. So, eto na yung bigayan. Pero Roshan, nakakuha na ng Ursa. So, isang mabilis yun, mga chong. Ayan na yung Infest. Naka-smoke sila. Gitna ang target nila rito. Let's see yung bigayan. Inaantay natin. Magtatap sila. Pero walang hero sa top, ha? Nasa gitna sila lahat. Yung Ursa on the way top. Mga tropa. Pero let's see kung tutuloy siya dyan. I think so. Eto na. Ayan na. Mga tropa. Eto na yung... Ay, hindi nagpapakita yung Ursa. Sobrang buenas naman that Ursa, mga tropa. Walang nakuha rito. Eto na, piniping na. Pero nasa story lang. Etong tropang Ursa rito, alam niya na pwede pa parating. Yung Infest Bomb. And lumabas na sila rito, mga chong. Teams. Ayan na yung Ursa. Pero hindi pa nila nakikita yan. Templar Assassin farming lang. Isang Mithril Hammer na lang. Para sa kanyang Desolator. Sand King naman bot lane. Mag-blink dagger na rin. Pero malayo pa sa katotohanan. 700 gold pa lang. Kailangan pa niya ng 1.5k gold, mga tropa. And then Kuku sa gitna. Will go for the Asha first build. Andyan yung Earth Spirit. So, delikado siya dyan. Kailangan hindi siya mag-commit. Given tatlong hero na sa gitna. Top lane. Any sa Raven. Kumukuha na ng tier 1 tower. Or isa naman. Gusto mo na mag-blink dagger bago umaksyon. Some age. Andito nag-aabang. Diyos ko, TP out. So, kailangan maging safety golden pare, ha. Eto na yung Ursa. Meron siyang Aegis of the Immortal, ha. Mga tropa. Ayan na yung hook. Ayaw, kasi mamamatay din siya pare. Alam niyo eh, pag hinook niya yan, mag-overpower yan. Kaya TP na lang sa gitna, tier 1 tower, kinukuha na rito. Hook. Ay, tumama mga tropa. And then yung dismember dito. Boulder smash na bigay pero way too late. Sa likod pa, nakapag-stun pa yung Slardar. And then hinahabol yung Dazzle, nakapag-grave. TP out. Yung Magnetize na dito pero may lift. Dito binigay kay Earth Spirit, Omni Slash, 2 heroes dead. Kuku double kill. Teams with that hook. Nakaiwas ng bahagya pero bumalik. Pare. Diyos ko dahi. Shoutouts kay parin Twitch Pinoy dyan. Nanodo si Sarge din sa kanya. Oo, kilala ko yun yung asawa ni Sansman, di ba? So, good thing for you. Ito, humahabol ba? Pare, kamusta yung Alliance? Tapos na ba? Tapos na ba yung Alliance? 2-0? Aray ko ba? San? Ah, talaga? Matatuloy na infamous yung Ukraine? Sila Dendi yun, ah. Twitch Pinoy, tanong nung iba, kaya mo daw ba i-cover yung Team Infamous versus TNC? So, yun yung tanong nila mga chong, ha. Ito, Ursa, top lane. Nandyan yung Slardar. Ito rin, counter initiation. Italon mo na, pre. Ayan na, and then may hook out. Papalag ba sila? Pero alanganin na, kaya out na. Pero still, they were able to get itong safe kay Lifestealer. And then, si Kuku naman dito. Blade Fury pa alis. Tansyado niya kung kailan siya pwede mag- Blade Fury pa alis. And then Rubik. Andito na. Slardar. And na yung lift. And then refract agad. Slithering Crush Toe. Templar Assassin then fall. Yung kanyang Desolator na urong na naurong. Hinahabol pa rito. Ayan na yung Grave kagad. Pero aabangan siya. Open wounds pa. So he will fall mga tropa. 10-4 yung score natin. TNC. Momentum na naman on the side of the Filipino team. And then si Chalice, nagtitipi. Meron ng Blink Dagger na ba yan? Eto na. Yung Blink Dagger niya, mga tropa. So, papalag na. Sa likod naman. Nakarat pa tong si Pudge. And hindi na makakataka si Sugar Baby dyan, mga tropa. So, another kill on the side of TNC. Well played for the Filipino team, mga tropa. Tuloy-tuloy na to. Yung network natin. Eto. Aha. Ah, the fuck. Eto. So, paangat na yan in favor of TNC. XP naman, 1K in favor of TNC na, mga chong. And si Sam H. Raven, eto. Mag-invest yata. Thanks naman. Nagpa-farm, pa-4 staff ang kuya mo.
Tutugtog ng banda ng mga Pinoy. Huwag naman, pre. Huwag naman. Etong Coco, meron ng Yasha tsaka Faceboots. I think he'll go Manta style kagad dito. 11-4 yung score natin, ha. Eto si Timbs on Pulch. Pati si Sam H, may Blink Dagger na rin. Smoke of Deceit para sa TNC. Tutuloy ba sila rito? Si Timbs, eto Pudge. Kasi pag pinokus nila yung Pudge, Jurab, oy, si Coco namatay. Napitas ang kuya mo. Ayan na si Templar Assassin pa Desolator na top lane ang gustong kunin dito. Lo. Eto na, Pudge. Timbs. Bot lane, kumukuha ng tier 1 tower. Etong Max Y, mga chong, Rio, kumukuha rin dito top lane ng farm. Na infest narinig ko na. Sa gitna ang bigayan dito, alam nila na nag-farm ng Desolator to. And mali yata yung discarte, na yung sprint, may blink out, may haze. Etong TA, kaya steady gold dev lang mga chong, okay? Sam H. Ayan na. May Blink Dagger pa at the moment. Yung Sun King nung kabila, naka-Blink Dagger na rin. So, dalawang offlaner meron ng Blink. Okay, Kuku, eto. May initiatan ba siya dyan? Tatlong hero ng Max Wing, tatlong utility, magkakatikit ang kuya mo. Pero may invest pa rin dito. Ayan na, out na, mga chong. So, Desolator pa lang at the moment para kay Templar Assassin. Okay. 11-5 yung score natin. Juggernaut naman ni Coco. He won't go for the straight Manta but will go for Defusal Blade dito. Eto na si Rio. And then si Max Y, si Drug. So, cargo muna si Rio sa mga wards para makapag-farm ito si Pudge para makapag-force staff. Already with the Staff of Wizardry, 17 minutes into our ball game. Ayan si Sam H. Game 2 ba ito? O pare, game number 2 na. Game number 1, unfortunately, nakakuha ng Max Y given their Terror Blade at Shadow Demon Strat. Snow Siege yung nangyari doon. And Tier 1 Tower Bot, kinukuha na. Si Rio, may wards ba sila sa area? Eto. Meron nga, mga chong. So, tier 1 naman sa gitna. Yung counter take ng Max Y. So, tier 1 for tier 1 yung nangyayari at the moment. Dalawang 45, pinap na rin. Pero tuloy-tuloy lang ang kuya mo rito. Blade Fury by Juggernaut. Steady. Max Y. On a Templar Assassin. Tier 2 tower, kinukuha na rin. Ng TNC, tuloy-tuloy. Pero ito, kailangan rumisponde. Nag-smoke of deceit na sila, mga chong. Eto na yung Ursa. Wala siyang Aegis do. Meron siyang Basher. Nasa high ground yung Pudge. Ayan na yung Weave. Nakita yun ng TNC. And then Slithering Crush. Yung Hook, nahuli. Yung Sand King. Pero Slardar ang unang namatay. Eto na yung Ursa. Pero na-adjust itong Rubik. Nakapag-TP out yung Pudge. Pero alam nila yan. So, Ursa. Hindi man niya nakuha yung Rubik. Pero yun, si Maul on Sand King getting that one. Two heroes dead on the side of TNC, pero good thing for them, they were able to get itong tier 2 tower. And si Raven, farm lang ulit dito, will go for the Desolator next build. Isang Mithril Hammer na lang yung kailangan niya rito, okay? Bukas yung laban ng TNC at saka Team Ukraine, okay? Sila Dendi. Pero sa gitna, yung worst na sobrahan. Out na. So, yung Lifestealer dito will go for the next build, Desolator. Eto naman si Sam H. Pa-4 staff pa lang yata. 1.6k na ang kuya mo. 11-7 yung score natin. Rush. 26 seconds, magkakaroon na ng Rush. Infest Bomb. Sakto to. Pag nanalo yung TNC rito, meron silang libreng Roshan. Okay? Pero pag sila'y na-turn around, yari pa sila rito. Aabangan natin. Eto na, magkakabigayan na. Si Coco nasa pit. Ay, nakita siya! And eto na yung Ursa. Flame Fury in Fest Palace. Barrow Strike to Sun King. Minamicro sila rito. Ang unang mamamatay.
nakapag Omni Slash and then Epicenter. So Stardar, pati itong Juggernaut ang mamamatay. Lifestealer lumalaban, pero apat yan, too much to handle mga tropa para kay Raven. Double kill para kay Urza. 1-4-3. And now sinusundan pa nila si Pinocchia teams dito on Fudge. Ayan nga, apat yung namatay on the side of TNC. Ang nag-survive lang doon si Ryo na medyo malayo sa team fight. So kalungkutan gaming on the side of TNC. And now free Roshan pa to on the side of the Chinese team. Max Y, yun lang. Good night kay Prince Glian, pare. Shoutout sa'yo. Work, work, work ulit. Ganyan talaga. Kayod lang ng kayod, pare. Awit! Yung nangyayari dito. Mag-aaga ni Scepter yung Ursa. Next build niya, mga tropa. Ayan na. Ready na siya. Tumutugtog na. Tumutugtog na daw. Sabi ng mga tropang Twitch chatters natin dyan. Aha. Ito yung Slardar. Hands of Midas pa. Ang kuya mo rito. So, kailangan niya ng gloves of haste. Okay? Kailangan niya ng gloves of haste. Si Juggernaut naman, already with Diffusal Blade. Pero, parang discard rito. Yung Sand King, nabibigay niya epicenter niya. May 4-stop na rin ang kuya mo. Let's see. Ito, tuloy-tuloy lang tayo. Kuku will go for the next build, the Manta style, para hindi siya ma-silence. Ha? Huh? Yung Ursa nag-iisa. Gagankin pa yan. On the way ng Slardar. Papalagan yata nila to. Infest. Ah, wala nga. Out na daw mga chong top lane. Andito yung Templar Assassin. So pwede nila iguto ha. Pero hindi. Sila yung ginaw Ryo. Ang unang namatay. Pero ang gandang hook ng Pudge. Slithering Crash. Pero na-silence yung Pudge dito pala. Pero nabigay yung stun ha. On the way sila sa Templar Assassin. Ito na ang inangat-ngat. May grave yan. Epicenter. Napasok pa. Slardar Rubik namatay. Buyback by Pudge. On the way na sila. Omni Slash. And then yung Infest sa Crips. Yung Templar na huli nila. Pero Ursa, asaan na? Yung Ursa nasa base pa niyan. Partida. Dalawa patay for Max Y. Humahabol pa sila rito. Pero yung lifestealer na nangyari na rin. Mga tropa. 14-14 yung score natin. Ang gandang epicenter na bigayan. On the side of Sand King. Tapos may grave pa. Alam nila na walang burst yung lifestealer. Normal attack lang yun. So inabangan ng Dazzle and then easy grave sa kanila mga chong. Okay? So 14-14 yung score natin. Yung net worth 7.5 in favor of Max Y. And then XP 10k in favor of Max Y pa rin. Mga chong, kalungkutan gaming. Steady Gold Tab from Twitch Pinoy. Pati kay Prince Glian. Shoutout sa inyo dyan using your emotes. Emote Lord is love. Eto na si Sam H. Nagfa-farm. May Midas siya. So they are clinging on to late game dito. And let's see kung tutuloy ba yan ng late game talaga. Templar Assassin. Magmamanta style din dito. Ursa already with Aghanim Scepter. Ayan na. Aghanim Basher Dominator. Ayan na mga chong. Diyos ko lords. Eto si Teams on Pudge. Will go for the 4 staff. Hindi pa rin kompleto yan mga tropa. Kailangan pa niya ng scroll. Yung Juggernaut naman, scroll na lang rin for Manta style. Pero tier 2 tower, kinukuha na rito yung Aegis. Nasa Ursa, mga tropa. Eto, yung Aegis. Ayan. So steady gold tab lang kayo dyan mga tropa. Eto na yung tier 2, kukunin ng TA. Naka-desolator yan, mabilis yan. Kaya aabangan natin. Tier 2 tower. Kinukuha na Pudge Hook. Hindi nag-connect doon mga tropa. Shoutouts kay Noob from Paramata. Pare magandang tanghali from the Philippines. Ayun na sa Australia ka na. Nakakapag-relax ka ba dyan pare? Eto na. Si Ryu ay blooming in kagad. Pero SS. And then Barrow Strike Hook did not connect. Open Wound Slithering Crush. Dito kay Sand King. Pero may grave yan. Alam nila. Kaya they won't commit sa likod. Si Kuku nandyan. Omni Slash dito. Pero namatay na yung kanilang Slardar. And napasubo na. Etong si Kuku. Blade Fury pa alis. Pero susunod siya ng Ursa. Tsaka Templar Assassin. Kaya siya na normalan dyan. Meron Desolator mga tropa. Pero yan. Out na 14-15. Yung score natin. Chalice dito. Tutuloy-tuloy. Ayan na naman yung hook ni Teams. Nakakuha niya yung TA dito.
Pero let's see yung Grave and then yung Barrow Strike. May Blink Dagger, Sanky, tsaka yung Ursa. Pinalagan sila rito. Ginamit nila yung Shrine pero still too much yung damage on the side of Max Y. And then yung Epicenter. Nabigay pa mga tropa. Juggernaut did fall. Lifestealer next to follow. 14-19. The Chinese team is doing it, mga tropa. TNC, wipe out. Nabuhay lang ulit yung Rubik tsaka Slardar given sobrang tagal ng clash. And now, they are going all in for the first racks of the game, mga tropa. Yun lang. Nayari sa galawan ng TNC. Pero steady lang kayo dyan, mga chong, ha. Okay, panghinaan. Abangan natin kung paano discarte ng TNC rito. Wala ng Aegis. Etong Ursa, tier 3 tower, kinukuha na 34 seconds bago mabuhay yung Juggernaut. Mga besi. Eto na. Makikita pa natin ng TNC ng Star Ladder pati Sky Infinite League. Okay, so marami pa tournament na makikita natin ng TNC. Kaya stay put lang kayo dyan, mga tropa. May 4.5k na yung Templar Assassin. Raven, Sam H. Yung Midas niya rito. Mukhang nagsasuffer yung TNC. Give it, kulang sila sa mobility item. Pangkait sa Ursa. So, ito na nga yung Ursa. Sinasabi natin, mag-i-scadi siya next build. Pero yung TA ito, yumayaman na ang kuya mo. Lo. Radiant's bottom tower is under attack. Tin. Steady. Kuku andito. Eto na, mga chong. 14-19 yung score natin. Kakaso ba yung game ng Happy Feet? Pari hindi. Alis ako ngayon eh. So, tingnan ko sino yung available. Wala rin daw si Twitch Pinoy. Hindi rin daw pwede. Mga tropa. Hello Kuya Nick. Mga tropa, kamusta? Magandang tanghali. Magandang tanghali sa inyo mga chong. Okay, 14-19 yung score natin. Nayari lang mga chong. Pero hindi pa tapos to. Ito, smoke of the seat. Abangan nyo to mga tropa. Eto na. On the way na. Naka-smoke of the seat sila. Last stand I think for them. Tier 2 tower already taken. Eto na yung bigayan. Nakita yung Juggernaut. Slithering Crash. Pero naka-blink. Ang kuya mo rito. Sand King ang una namatay. Eto na yung TNC. Tuloy-tuloy na sila rito. Pero yung Slardar nahuli rin. Yung Earth Spirit nakapag-rolling boulder out. Buyback by Slardar. Kuko rito na yung manuhan sa TA. And he will fall mga tropa. Hindi niya nagamit yung shrine. Ang gandang grave kay Ursa. So mamamatay ba nila yung Ursa? That's the question. Paros na yung Sand King. Hindi pa rin namamatay. Sam H. Kaka-buyback lang yan. Eto naman sa likod, Templar Assassin, nayari. So, 3 heroes down. Make that 4, Ursa, ayan nga. And then yung panlima, TNC, going back with that engagement, getting that 5-mana wipe. Buyback lang. I mean, ang kuya mo rito, yung buyback ng Slardar, pati yung buhay ng Juggernaut, ang kapalit sa nangyari na yun. So, steady goal tip, teams. Eto. Nakipagmanuhan yung Templar Assassin sa Lifestealer. Ayun na naging problema ron. May damage ni Lifestealer. Meron din Desolator yan. Tapos wala na siyang Refract. So, let's see kung ano nangyari dun mga tropa. Eto. So, ayan. Nagkabigayan. And then, yung Grave sa Ursa. Ang ganda niyan. Pinatay ng Templar yung Juggernaut. Pero ang next target ng Templar is yung Lifestealer. Eto. Kitang-kita nyo sa gilid. Ayan. Nagmanuan sila and nakakuha siya ng lifesteer sa likod naman. Pinatay na nung Pudge, pati nung ibang mga heroes, yung mga utility rito ng Max Y. So that went well for TNC. Pero ang tanong, can they sustain and can they continue yung ganitong discarte nila versus itong Chinese team natin? So aabangan natin yan mga tropa. Blade Fury by Kuku. Shoutouts kay Mata ng Pigsa. Kamusta ang mata? Nangangati na ba, pare? So, palag-palag pa to. Steady goal tip lang, mga chong. Yung Ursa rito, mag-i-scaddy siya. Pero once na umangat etong tropa nating item, Juggernaut at saka Lifestealer, papalagan na nila yan, mga tropa. Okay? Aapangan natin yan.
kunin mo si Trike na analyst. Pare, walang problema doon. Iimbita na si Trike. Kasi medyo busy siya ngayon eh. Pero walang problema. Iimbita na si paring Trike. Okay? Tropa yan. Eto na yung Iarosian. Nag-aalangan sila. Steady. Tuloy-tuloy tayo rito. Steady Goltev. Interlude na boss. Abangan nyo lang, okay? Okay, steady Goltev lang kayo dyan. Ito, aabangan natin yung Roshan. Minamama na ng Ursa, pati nung nga Templar Assassin. Let's see, aabangan natin. Steady Goltev. Yung Roshan, eto, mga chong. Kwenik, anong game na to? Pare, game number 2. Okay, yung game number 1, Kalungkutan Gaming, panali yung Max Y doon, okay? Standing ng S1 Lycos, tsaka Lion 02. 02, pare. Okay, 02 si Daron. Ito, Roshan, inaambahan ng kuya mo. So, eto, kinukuha na nila yung Ursa. Si Alun na lang mag-a-analyze. Oh, tarating tayo dyan, pero wala siya kasing headset, kaya di siya makapag-analyze. Hindi siya makapag-cast kasi wala siyang headset, hindi maririnig. And ito, Aegis na kuha na. Hindi agad na-respondihan ng TNC ron. EP out, pero nakita yan. So, Fudge, ang unang mamatay. Let's see kung paano discarte rito, ah. Mga chong, magandang hapon. Let's see kung paano discarte ng TNC para i-contest itong push. Kasi yung Aegis, may Aegis yung Ursa ulit. Mga tropa. Hanip ka, Caster Koenig, pangalan Jeep para sa Trike. At Jeep Casters. Hindi ko maintindihan, pre. Trike, tricycle. Yung Jeep, asan yung Jeep? Hanap pa lang. Okay, sige. Jeep pati Trike. Pinoy na Pinoy, no? So, steady lang tayo dyan. 1922 score natin. Lamang pa rin yung Maxway dito. Pati yung Rax. Lamang sila ng isa dyan, mga tropa. Meron pang Aegis yung Ursa. And I think they will go high ground. Okay? Kaya steady Goltev lang. Ito na. On the way na yung... push. Ayan na yung creep wave. On the way na. Ayan na, mga tropa. Tuloy-tuloy na tayo. Kuku. Kailangan mo mag-ingat. Nabas kagad yung hook. Ay! Nakapag-manta. Nakapag-plane fury. Grabe naman, Kuku. Kinabaan kami, Ronmin. First hit bash. And then sa likod, eto na yung lifestealer. Pero papalag yung Ursa rito. Hook na naman by Tims. Saving lifestealer. Ang gandang barrow strike. And then yung epicenter, combo on the side of Max White. 3 heroes then make that 4. And I think this is the start of the end on the side of TNC. Buyback by 2 cores, lifestealer tsaka juggernaut. Lalaban dito pero inaabangan ng barrow strike yan. Eto na yung barrow strike, easy barrow strike. Dieback for juggernaut. Si Raven nilalaban etong TNC pero still way too much yung firepower dito ng Max White. And that's probably it, mga tropa. GG called by Kuku. Max Y getting these 2 games versus our own Filipino team. Kalungkutan Gaming for both Lycos and TNC. 0-2 sila pareho, mga tropa. Okay? So, saglit lang before we go. Guys, I would like you to know na next, match natin is TNC tsaka Infamous, pero I won't be casting that kasi meron tayong prior appointment ngayong araw. Pero don't you worry kasi after that naman, tuloy-tuloy na tayo with our coverage Star Ladder. Taglet, open ko yung camera ko. Star Ladder, meron tayong DAC, tapos meron ding Pro Dota Cup, and then on the way na yung Sky Infinite League. So puro Southeast Asia yung apat na yun, okay? Pero at the moment, cut muna tayo. And then we will be right back tomorrow, okay? Tomorrow, unang laban ng araw, Team Ukraine, then the resolution, and then Always Wanna Fly, General, tsaka si Art Style versus TNC. Okay, so abangan yan. 11:32 sa Wombo X Combo, mga tropa. So, before we go, ibibigay ko muna sa inyo yung bundle giveaway care of Noob from Paramata and Baby Cakes, okay? So, saglit lang. Eto na, mga tropa. So, winner natin, si Kilua9462. Okay, Kilua9462, ipipm ka ni paring Alo kung paano mo makukuha yung premium mo.
And for me, ayun lang muna at the moment kasi meron nga tayong prior commitment, unfortunately. Babalik ako bukas with the team TNC versus Ukraine. Hype yun mga tropa. Kuku versus Dendi sa mid lane. So stay put lang kayo dyan mga tropa. And abangan nyo pa rin. Supportan nyo pa rin yung TNC at S1 Lycos. Tapos mamaya may labo din yung Happy Feet at RRQ. So kita-kits for me bukas. Salamat sa panonood mga tropa. And hopefully manalo yung TNC at S1 Lycos. Okay? So